Hi everyone, welcome. Familiar ba kayo sa HEPA filter? Itong nasa harap ko ngayon ay ito yung HEPA filter na gawa ng Honeywell. Ito ay made in US. Ang model nito ay 17005. Ginawa ito around year 2005. So, ang trabaho nito is to purify yung room about 200 square feet yung kayang i-purify nitong model na ito. And lalo na ngayon, usong-uso yung coronavirus, maganda na mayroon kang ganitong air purifier. Dahil pwede mong madisinfect yung room mo. Ang kagandahan nitong HEPA filter na ito, may program. So, pwede mo siyang ilagay lang dun sa room and then iwanan mo siya and then i-program mo siya for 4 hours or 24 hours. Yun, maganda ito. And 2005, mabibili mo ito ng almost mga $10 to $11. Ganun kamura. Pero ngayon, nagtaas na yung kanyang presyo. Maabot na siya sa almost mga $150 sa US. Hindi ko lang alam ngayon kung ano na yung updated price. And mayroon na mga bagong model na lumalabas. Ito yung model na way back 2005. Itong HEPA filter na ito ay sa aking kaibigan. Wanted ito. Ang problema nito, hindi gumagana. So, kaya naisipan niya na ipaayos sa atin. Pinadala na rin sa akin yung transformer para matest natin kung gumagana. Unfortunately, nung tinest ko siya, actually kagabi, tinest ko siya kagabi, hindi siya gumagana eh. Walang power supply na pumapasok dito. So ngayon, i-check natin ito. Bubuksan natin. At kapag gumana, papakita ko sa inyo kung paano ito mag-work. And baka mainganyo kayo na magkaroon ng HEPA filter. Hindi ko pinopromote itong brand, maraming klaseng filter, purifier, but you want US brand, Honeywell, marirecommend ko, magandang brand ito. So, Honeywell, yun. Kung naririnig nyo, pinopromote yung brand na ganito. So yun, bubuksan natin ito. Mayroon siyang HEPA filter sa loob. And then, mayroon siyang pre-filter na siya yung nag-filter ng air. Inihigop niya yung air. Then, nilalabas niya rito. Higop, then labas. Para malinis. So, ngayon, ayusin natin ito, guys. Samahan niyo ko na ayusin ito. And then, pagganahin natin after maayos natin. Bye-bye. Siya nga po pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel, sa Red sa Bawalan channel. I really appreciate yung mga subscriber natin. Marami po kayong matututunan sa channel na ito patungkol sa restoration, repairs, household appliances. Mostly na nire-repair ko yung automatic washing machine. I do also aircon cleaning. Yun. So, salamat sa mga nag-subscribe. Umabot na po tayo ngayon sa 400. Sana samahan niyo po ako na paabutin pa ito ng 1,000 subscriber. And maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at sa magsusubscribe pa po. God bless you po. I know hindi po kayo nagsasawa na panoorin ang mga video na ina-upload ko. So sana marami po kayong patutunan. So sa video ito, buksan natin itong HEPA filter. Ayusin natin. Salamat! Bye-bye! So ito guys, bubuksan na natin yung Honeywell HEPA filter. So ito yung lock niya. Yan. Set aside natin yun. Cover. Pali, madali lang siyang buksan eh. Ito yung filter, HEPA filter. Ito yung tinatawag na, ito yung
pre-filter. Yan, bumabalot sa HEPA. Yun. Yan ang pre-filter. Yan. So ito dapat nililinis to mga every 3 months or 2 months. Depende sa dumi na pumapasok. So lilinisin din natin ito. Side natin. Ito yung tinatawag na HEPA filter. Ayan. Dalawa siya, kapatong. Side natin. So yung kanyang motor, dito, kailangan natin ng tools para tanggalin ito. Nakikita nyo ba, guys? Ilalapit ko para makita nyo ano itsura ng HEPA filter. So guys, natanggal na natin yung nasa ilalim. Ito yun. So ito yung motor. Yan na guys, yung nabuksan na unit. Ipa-plug natin ngayon. Kung ano yung problema niya, makalamin natin kung anong problema niya. Isaksak natin ngayon sa 120. Nakasaksak na siya sa 120. Ito yung kanyang control board. Meron siyang battery rito. Sakit yung kamay ko. Program. Dapat dito sa program mag-on siya. So walang lumalabas. Check na din natin itong battery kung sira na to and yung kailangan nating palitan. Tsura ng battery ay yung bilog. Yun, ang kanyang battery, mga kapatid. Toshiba, 3 volts. Yan ang kanyang battery. Gahanap tayo, baka yan ay sira na rin. Kapalitan natin yan. So, dapat dito, mayroon siyang signal dito. Na okay, so kaya lang wala eh. So, yan, i-check natin yung part and control board. So guys, ito nakalas-kalas na natin. So ito yung control panel.
dito yung board sa ilalim. Check natin kung pwedeng ma-repair ito. Pero kung bibili ka ng ganito, if ever na hindi na siya ma-repair, meron naman part number dito. Check natin kung magkano ito. Sa Google. Baka sila sa ano mayroon. Yun, ito yung kanyang capacitor. Ang kanyang capacitor is 6 microfarad, 250 volts, 50 to 60 hertz. Ito yung pumapasok sa motor. Imagine, ganito lang kaliit yung ano, motor niya, and then yung blower, and then ganun lang. And then yung casing lang, pwede nang lagyan mo lang ng filter, pwede nang pang-filter ng room. Pwede nating gawin ito rito, mas malaki pa. Alam mo, mahusay gumawa. No? So, yun. Check natin muna ito sa loob kung mayroong pumutok dito sa loob. And then yung motor, i-check din natin, tatanggalin natin ito. Guys, isa-isahin natin. Ito muna ang tatanggalin natin. Check natin kung nasa range pa ba itong microfarad. Baka bumaba na. Kailangan natin palitan yan. So guys, ito nabuksan na natin. Mayroon siyang sunog. Ito dito pumutok. Napiktuhan itong triac. Ito. Ay, hindi. Ito yung pumutok eh. Ayan oh. So, kailangan natin palitan na ito. Sunog. Then, i-check din natin itong triac. Kung sira na ito. Ayan, pumutok guys. Siguro na isaksak to sa 220. Accidentally na isaksak sa 220. And then, yun, pumutok din na gumana. Kapalitan natin ito. Ganyan yan, guys. Ayan, o. Ito yung sensor niya, yung board, keypad. Ganyan. Pwede ka naman bumili ng ganito. Pero kaya naman ma-repair naman ito eh. Nare-repair. Ito yung fuse. Tignan natin kung sira natin yung fuse. Naka-built-in yung fuse eh. Nakalinang. Five volts. Sakto, meron tayo nito. 5 amperes. Hindi, 2.5 or 25. Maliit. Kailangan natin ng magnifying glass. So yun guys, i-check natin maigi. At busin natin kagad. Hi guys, so ito na yung control panel ng HEPA filter.
Nakabili na tayo ng kanyang baristor, yung sirang baristor. Ito, pinalitan na natin. Yan, saka yung fuse. Sumabog yung fuse, oh. So pinalitan natin yon. Ngayon, babalik na natin siya. Subukan na natin kung ito'y successful. So malalaman natin kung ating ginawa ay success. Hintay din natin yung pyesa ng mga ilang araw bago natin maikabit ng ano, ng buo. So yun, kakabit ko na po. Samahan nyo ako na buuin uli ito at i-test natin kung ano ang mangyayari sa ating ginawa. Yan. Bumili rin pala ako ng ng battery. Ito yung yung luma, ito yung bago. So bumili rin tayo niyan para palitan na yung luma na yan. Kung gumagana pa yan, edi mayroong spare si brother. So ilagay natin yung battery 3 volts. Oh, may gumagana na. Sira yung battery nga. Kasi nung sinaksak natin nung kamakailan yun, di gumagana. So ngayon, kunin natin yung motor. Yung ito yung blower wheel saka yung motor sa loob. So ikakabit natin and then susubukan natin dito, magkakaalaman na. Excited na ba kayo? Mas excited ako. dito ko malalaman kung yung ginawa natin ay successful. Yan. Obserbahan po natin ha, kapag umikot ito, check po natin. Yan. Actually, yung battery sa clock. So, ito, obserbahan po natin. Ipa-plug ko sa 120. Kasi 120 yung unit, ipa-plug natin. So, obserbahan po natin mga kaibigan. Ito na, i-plug ko na siya. Ops! Switch on! Yup! Hindi po umikot. And then, program. Success! Woohoo! Ayan. So, yan ang ikot niya, mga kaibigan. Yung HEPA filter dito sa likod, gabila, and then, higupin ng hangin, i-filter niya palabas dito. So, yan po ang ating HEPA filter. So, bubuoyin natin siya ngayon. I-reassemble ulit natin siya. So, may program to eh. Off. Ayan. Set ulit natin. And then, speed. Ayan. May speed siya eh. Oh. Ayos. Ito yung oras. And then, yung minutes. Kung ilang oras mo siya na i-filter yung room. So, patayin ko muna, i-assemble ko yung HEPA filter natin. Okay, guys. Praise the Lord! Hallelujah!
Hi guys, ito na, buo na ang ating HEPA filter na ayos na natin, na assemble na natin siya. Ready na siya para sa pag-purify ng room. So ngayong gabi, dito sa bahay, ipupurify ko muna yung kwarto ko gamit ang HEPA filter. So ngayon, ito, papakita ko sa inyo kung paano ito gumana. So, para marinig nyo kung anong tunog. Ayan. Ayan, naka-high speed siya. Ayan. Diba? So, yung blower wheel dito, umiikot, inihigop yung hangin dito, papalabas dito. Dito, filtered air na yung nandito. So, dito yung hangin na pumapasok. So, maganda ito sa panahon natin ngayon. Ayan. Ayos ba? So, papakita ko sa inyo yung programming niya. Ito. Lalapit ko kayo. So, ito yung program. Ito yung on. So, yan yung on. So, naka-high siya kaagad. So, pwede mo siyang iset yung kanyang speed na medium, low, and high. So, yan. Ito yung filter. Ngayon, naka-pre-filter tayo. Yung nasa labas na filter ang gumagana. Ngayon, pag-press mo uli yan, naka-HEPA. Meaning, pre-filter and HEPA ang gumagana. Yan. Diba? Dun set mo lang. Ito naman yung minutes and oras, kung ilang oras mo siya i-purify o yung room. So, ayan guys. So, i-purify ko muna yung aking room bago natin ibigay sa ating kaibigan. Bukas, bibigyan natin ito bukas. So guys, sana may natutunan po kayo. Patayin na natin. Hello guys. So, yun po. Maraming salamat sa inyong panunood ng pag-repair ng HEPA filters. So, kung kayo ay maghahanap ng pang-filter ng room o pure air cleaner ng room, maraming brand. Pero pag US brand, Honeywell, magandang brand po yun. So yun, maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat at sa mga subscribe pa po ng ating channel. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ninyo. At yun, bibigay na natin ito sa may-ari. Susuli na natin kasi naayos na natin. So yun, maraming salamat po and pagpalain po kayo. May the Lord bless you exceedingly beyond sa inyong inakala. Shalom. Bye-bye. Don't forget to share, like, and comments. Mag-comment po kayo kung mayroon po kayong mga question sa mga inaayos po natin. And mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless.